Dahil guys, ang gagawin natin ngayon ay 2008 Cadillac DTS. So ang problema nito guys ay pinalitan ng transmission sa ibang talyer, pagkatapos ay wala na siyang crank. So hindi muna siya may crank guys. Ayan, napansin nyo guys, wala yung indicator ng PR ND321. So wala siya guys. So yung may-ari nito guys ay bumili ng body control module. Ayan guys. So itong sasakyan na to guys ay dinala na ganito na ang kanyang style, forma. Tinanggal yung cover ng gear shifter. So ito yung kanyang body control module guys. Ayan guys, bago. So hindi ko na ito kinabit guys dahil alam ko ang kotseng ito ay umandar dati. Nagsimula lang ang problema nung pinalitan ng transmission. Ayan yung kanyang body control module. So bagong bago guys. Ayan. So ngayon guys, pag napansin nyo guys, wala siyang indicator, yung sign ng PRND. So sa tuwing i-crank ko siya guys, wala siyang crank. Meron siyang narinig na ano, na ayan. So lahat ng indicator ay nailaw naman, wala siyang code. Service power steering, meron siyang service power steering. So ulitin ko guys. So ayan guys, sa tuwing ikakrank ko ay wala siyang action. Although may maririnig ka na relay na lumalagitik, pero wala siyang crank. So ulitin ko guys, ito ay nagsimula nung pagkatapos pinalitan ng transmission. So ayan guys, papakita ko sa inyo kung paano ko natuklasan ang problema na to. So guys, ang ginawa ko dito guys ay chinek ko yung kanyang TR. So napansin nyo guys, yung kanyang TR, yung nakakabit na TR ay ayan, yung nakakabit, 5 pin lang yung nakakabit sa transmission na kailang kinabit. So yung kanyang socket naman ng kanyang connector ay 5 din guys, ayan. So hindi parehas yung harness na nakakabit guys. So ngayon guys, ibabalik natin yung kanyang original na harness. So napansin nyo guys, ito yung kanyang socket nung TR, transmission reins. So dito walang problema guys, dito lang nagkamali sa kanyang harness, wiring harness. So ngayon pabalik natin yung kanyang transmission reins. Ngayon gagawin natin ay tatanggalin natin ang ball body. Ito yung mga bolt na yan, para makuha natin yung reins TR.
Ayan. So ito yung kanyang balbali, guys. Ayan, tatanggalin itong transmission rails. So ito yung pagkakaiba ng connector na nakakabit. Ito ay 6 pin. So ito yung luma nya. So ito yung nakakabit, guys. Kaya ayaw mandar dahil 5 lang yung kanyang pin nakalagay. So kaya ayaw mandar. So ngayon ibabalik ko to, guys, itong original niya. Titingnan natin kung andar, ikakabit natin. So yan, kabuuan ng kanyang balbali. Yan. Ito naman yung kanyang transmission range sensor. Ito, guys, dito ito nakakabit. So kabit muna natin lahat, guys, at titingnan natin kung andar na. Ayan, nakakabit na yung kanyang ball body. So ito yung sakit, guys. Itong sakit na to ay dito nakakabit. Dito nakakabit yung kanyang sakit. This is the story of his number 14. Alinara. So ito yung kabuuan ng kanyang ball body, guys. Ayan. Ito yung ating kinabit, yung transmission rails. Mayroon siyang sensor. Ayan, hindi ko alam kung shift solenoid. Ano, shift solenoid 2, pero yun yata yung shift solenoid 1 and 2. Ito yung transmission range sensor. So ito yung harness na kanyang nakakabit ngayon. Ito yung original niya. So dito nakaklip yan. Ayan. So ngayon, higpitan natin yung mga bolt na yan. Tingnan natin kung andar na. And guys, ikakabit na natin yung battery, guys. Titingnan natin kung mayroon na siyang nakalagay na indicator sa instrument cluster. Battery. Ayan. Mayroon na siya, guys. Napansin nyo yung indicator. So yun yung aking ibig sabihin. Ayan. Mayroon siyang indicator ng P. So ngayon kakabit natin yung kanyang transmission oil pan. Pagkatapos lalagyan ng langis at papandarin. Meron siyang ilaw. So start na natin, guys. So yan, guys, umandar na yung Cadillac 2008 DTS. So ang problema pa nito dati, guys, ay yung hindi nagka-crank. So ngayon napaandar natin, guys. Kaya lang sira yung kanyang fuel pump.
So ayan yung battery, guys. So dinerikan ko ng positive, nang galing sa battery, para mapandar lang natin. So naayos na natin yan, guys. So nakita nyo naman yung sumandar na yun. Ayan. So ito yung dating hindi umandar, guys. Yung pinalitan ng transmission, na pagkatapos lang pinalitan ay hindi na nagka-crank dahil mali yung ikinabit na harness dun sa transmission range sensor. So dati ay wala siyang indicator. Yan, guys, yung PRN. So nakita nyo mayroon na siya yung kulay dilaw, orange. Yan, guys, kinabitan lang natin ng ibang relay dahil sayang ko yung relay. So ito, guys, yan yung pinaka relay niya dahil yung kanyang relay dito, guys, ay sira, sunog. So ayan, wala daw makita ang fuse box, kaya ginawan ko na lang ng parang